umuusok na naman ang ating maiwagang Burnay. Our Burnay is smoking! Ayan, moment of silence. Ating namnamin ang kwento. Alam mo, mamamatay tayo na maaga. Ang taas ng energy natin, tapos bigla natin ibababa. In transition, biglang-bigla. Diba yung adrenaline rush, tapos bababa. Mamatay tayo maaga. Nagugulat yung mga ano natin, yung mga yung hormones. Mga hormones natin. Eto na, eto na. Oo. Ang kwento mula sa ating mahiwagang Burnay. Dinala ng nurse ang isang binatang sundalo sa ward ng isang matandang lalaki. Pinapwesto niya ito malapit sa oxygen tank na naghihingalong pasyente at sinabing, narito na po ang anak ninyo. Ilang beses niya itong inulit-ulit bago dumilat ang matandang pasyente na langu pa sa gamot na ibinibigay dito dahil sa matinding atake sa puso. Unti-unting naaninag ng matanda ang binatang sundalo na nakatayo sa labas ng kanyang oxygen tent. Sinubukan ng matandang ikilos ang kanyang kamay para abutin ang kamay ng sundalo. Nang maghawak ang dalawa, ay sinabi ng sundalo, "Oy! Bromance! Love life! Bromance! Huwag ka magulo! Kasi masyadong romantic yung ano, yung eksena, yung pag-holdingan sila. Nang maghawak ang kanilang kamay. Oh, sinubukan ng matanda na ikilos ang kanyang kamay para abutin ang kamay ng sundalo. Na maghawak ang dalawa ay sinabi ng sundalo, "Lumaban po kayo, Tay. Kaya niyo po yan. Marami pong nagmamahal sa inyo." Pinaupo ng nurse ang sundalo sa tabi ng pasyente. Magdamag na nanatili ang sundalo sa tabi ng matanda, hawak ang mga kamay nito para magsilbing lakas. Bumabalik-balik ang nurse para muling tingnan ang pasyente. Naabutan niya ang sundalo na pinaglalabanan ang antok. Kaya sabi ng nurse, "Sir, magpahinga muna kayo." Tumanggi ang sundalo. "Hindi pwede, love life ko to." "You should do everything for your love life." Kailangan mo magsakripisyo sa taong mahal mo. For the one you love. Tama. Tumanggi ang sundalo at nagpa siya na samahan ang naghihirap na matanda. Madaling araw nang magwakas ang buhay ng matandang pasyente. Oy. Binitawan ng sundalo ang malamig na kamay ng pasyente at hinanap ang nurse para sabihin ang nangyari. Inayos ng nurse at iba pang hospital staff ang bangkay ng matanda. Pagkatapos ay binalikan niya ang sundalo para magsabi ng pakikiramay. Subalit hindi pa man nakakapagsalita ang nurse, ay inunahan na siya ng tanong ng sundalo. "Nurse, sino ba yung matandang pasyente na magdamag kong binantayan?" Mati ka naman, hindi mo pala kilala. Nagulat ang nurse ay tinanong ng sundalo at sinabing, "Hindi po ba siya ang ama ninyo?" Kita mo na. Alam mo, mali dito yung nurse eh. Yung nurse ang mali, partner. Dinala doon. Inas yung ama niya. Mali din naman yung sundalo, sunod na sunod. Makikidnap ka. "Hindi po ba siya ang ama niyo?" Gulat na tanong ng nurse. Oo. Muling sumagot ang sundalo, "Nagkakamali ka, miss. Ngayon ko lang siya nakita sa buong buhay ko." Natatawa ako, di ba kakilala? Ang haba ng oras sa pagbabantay. Kamaingay, nasisira yung moment eh. Yata yung pinapagalitan ng mga tambalanista natin eh. Alam mo yun, nandun yung dagok, bigla sila tatawa. Mamamatay din sila maaga. Dahil sa atin yan eh. Pero nga naman, punta ka ng punta, hindi mo kakilala. Hawak ka ng hawak, di mo naman friend. Taloy. Partner, 3 minutes na lang. Taloy. "Nagkakamali ka, miss. Ngayon ko lang siya nakita sa buong buhay ko." Lalong naguluhan ang nurse sa sinabi ng sundalo. "Naku, sir! Bakit hindi niyo po agad sinabi sa akin nung dalhin ko kayo sa kwarto niya?" "Oo nga naman." Pwede ka na magsalita. Sunod ka na sunod. Nag-sleepwalk ka ba? Goodbye. Hindi ka naman naka-drugs. Ba't hindi mo alam ginagawa mo? "Naku, sir! Bakit hindi niyo po agad sinabi sa akin nung dalhin ko kayo sa kwarto niya?" At sinabi ng sundalo, "Umpisa pa lang, alam ko na hindi ko siya ama. Umpisa pa lang, alam ko na may mali. Pero hindi ko kinaya ang pangungulila niya sa anak niya. Masyadong maselan ang kalagayan ng matanda para sabihin ko ang totoo na hindi ako ang anak niya.
naramdaman ko na kailangan niya ang isang anak ng mga oras na yon. Kaya nanatili ako sa tabi niya hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Ayun naman pala. Good Samaritan. Oo. Gusto magkaroon ng dagdag medal. Malay mo, di ba? May huling pamanay yung ano, yung matanda. Sa kanya maibigay. Oo, oh, posible yun. Swerte! Kaya nagtsaga-tsaga rin, akala mo mabait talaga. Ay nako, yun na nga sabi niya, naramdaman ko na kailangan niya ang isang anak ng mga oras na yon. Kaya nanatili ako sa tabi niya hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Mm. In fairness, ang bait, no, partner? Correct. Siya nga pala, ang pakay ko talaga sa pagpunta dito ay para makausap si Mr. William Gray. Napatay kasi sa gyera sa Iraq ang kanyang anak. Ipinadala ako dito para sabihin sa kanya ang nangyari. Ano ulit ang pangalan ng matandang pasyente, miss? At sumagot ang nurse habang lumuluha. Ang matandang pasyente na sinamahan mo kagabi ay si Mr. William Gray. Oh! Si nurse naman nakikiiyak. Napamilya ka ba? Pero ang ganda. Ay. It only goes to show that everything happens for a reason. Totoo yan. Diba? Na bakit, eto na lang po yung katunayan mga kabisyo na bakit may mga taong dumadating sa buhay natin. Correct. Minsan kahit masaklap yung dahilan kung bakit sila dumating, pero meron dahilan. Correct. Yung mga taong hate natin minsan, diba? Yung mga taong ayaw na, pero bakit nakilala ko siya? Bakit bakit kami pinagtagpo ng tadhana? Correct. Pero mag-aaway lang din naman kami. Tama, kasi may dahilan. Tama. Probably meron ka matututunan sa kanya. Pwede. O di naman kaya eventually in the future magkakabati kayo at magiging business partners kayo. Alam pwede mo yun? Madaming posibilidad. So ngayon partner, diba? Pwede naman talaga sabihin ng sundalo na hindi niya kilala yung matanda eh. Pero hindi, dahil because a soldier partner has a good heart. Innate sa kanya dapat yun, diba? Tama. Partner, hinayaan, hindi niya hinayaan na masaktan yung matanda. Naghihingalo na nga, mako-confuse pa. Correct. Ano ba anak ba kita o hindi, diba? Hindi niya hinayaan. Kahit hindi niya kilala, pinagtsagaan niyang bantayan. Oo, dahil alam niya na nangungulila sa anak. Kumbaga, sinigurado niya na mamatay man yung matanda, masaya siya. Oo, kampante. Tama. Nakita ang anak for the last time. Na ang hindi alam ni Mr. William Gray, na siya naman pala talaga yung pakay ng sundalo para sabihin na patay na talaga yung kanyang tunay na anak. Oh. Ay, naku, Burnay, over ka na ha. Masyado ka nakaka-touch. Lesson lang po, again, na mula sa ating mahiwagang Burnay, lahat po ng taong dumadaan sa ating buhay ay meron pong dahilan. Bagay na mga taong nakakasundo natin o mga taong nakakaaway natin, lahat po sila may purpose. Correct. Sa buhay natin. Hindi man natin maintindihan sa ngayon, pero definitely, kapag kailangan na nating maintindihan, magigets na natin, kaya pala. Oo, pasasalamat din tayo. Buti na lang nakilala ko yung taong yun kasi may itinuro siya sa akin. Correct, diba? Thank you, mahiwagang Burnay. Salamat sa pagtutok, mga kabisyo. Ito ang tambalan ng isang Subas. At ng isang balahura, ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Kengres Chuper. Hanggang alas 12 tayo ha. At ang aming tanging paalala na dapat ay memorize na. Sabay-sabay tayo mga kabisyo. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! 90.7 Love Radio.